mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras! Dos Kumpanyeras! Magandang gabi, Pilipinas! Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang inyong makakasama, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras! Magandang gabi sa'yo, Attorney Cam. Magandang gabi sa'yo, panyera. Parang ang ganda ng ngiti. Siyempre naman. Iba ang energy ni Attorney Cam. Siyempre naman. Ganun talaga kapag number one ang station. Thank you po sa lahat ng mga nagtiwala sa amin. Yes, maraming salamat po sa inyo. And of course, sana po ang ating mga tagapakinig ay patuloy na tangkilikin ang ating mga programa. Lalong-lalo na po, ano, napakarami nating mga programa na mga educational, Attorney Cam. Mm-hmm. Kasama na po ang Dos Kumpanyera. Siyempre, pipumoto ang program natin at ang hukumang pangtahanan. And of course, mula umaga hanggang gabi, hating gabi, hanggang madaling araw pa, Attorney Cam. Interesting. At siyempre, tuloy-tuloy ang ating serbisyo sa ating operation tulong. Ayan. On and off the air, tayo po ay nagpapatuloy sa ating operation tulong na mga activities. Care of Miss Baby na Uhan, and of course in partnership na din sa ating mga local na mga radio stations or members ng Manila Broadcasting Company, Cebu Broadcasting Company, gayon din ang Pacific Broadcasting Company at yung isa pa. Ayun, PBSI, yan, okay. And of course, Attorney Cam, no, pati ang ating mga partners na mga non-government organizations, pati ang gobyerno, no, ang mga ibang sangay ng gobyerno na nakikipag-partner sa atin para madagdagan ng serbisyo sa ating mga kababayan. Dos Kumpanyeras! Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi para talakayin ang isa na namang interesting na topic, Attorney Cam, dahil alam mo, nang panahon ni Pangulong Duterte, tayo ay nag-focus sa build program. And because of that, maraming mga lupa, Attorney Cam, no, ang nadamay or nasakop ng mga infrastructure projects ng ating gobyerno. Mm-hmm. No? Hindi lang yan, pati yung mga aggressive natin ng mga local government units, mm-hmm, na tuloy-tuloy ang pagpapalawak ng serbisyo sa kanilang mga constituents. Mm-hmm. Marami rin silang mga natamaan ng mga properties. Mm-hmm. Yan, dahil sa kanilang mga proyekto for public purpose. Mm-hmm. And of course, Attorney Cam, ano, administrasyong Marcos ay nag-commit din ng tinatawag na Build Better para sa Build Better More program. Ayan ang sabi ni Pangulong Marcos. At doon sa total na infrastructure budget na 1.48 trillion in 2024 ay equivalent sa nearly a quarter of the entire year's budget. Mm-hmm. So ganun kalaki, Attorney Cam, no, ang inaalat para sa Build Better More program. Siguro isasama na din dyan yung very controversial ngayon, yung paglubog po ng Pampanga, di ba? Mm-hmm. Yung NLEX, itataas na nila, no? Mm-hmm. Iaangat nila para hindi na abutin ang baha. So kasama rin yung sa programa, mm-hmm, ng Pangulo. Ay, lalo pa, Attorney Cam, may controversial dyan, ano, mm-hmm, na malaking pondo, mm-hmm, para sa irrigation system, mm-hmm, at sa anong tawag din, flood control. Mm-hmm. Ilang dekada na. Yes. Pinapondohan, walang, yes, nangyayari. Correct. Doon tayo sa long-term solution. Mm-hmm. Supposedly long-term, mm-hmm, ito, pero hindi wala ginagawa, eh, kumubuhala ng pondo. Oh, yun yung nasa Senate investigation, Attorney yes Cam. Dos Kumpanyeras. Ang sabi po ng Pangulong Marcos ay we will continue and expand the golden age of infrastructure in the country. No? Ito po ay kasi alam mo, Attorney Cam, yung kabuuan na nasa 30 million hectares na kabuuan na land area ng Pilipinas, ganun tayo kalaki, Attorney Cam. Mm-hmm. Nasa 30 million hectares na kabuuan sukat ng Pilipinas, 53% dito, Attorney Cam,
ay inalienable at hindi disposable. Ibig sabihin, hindi maaaring incapable of private ownership. And usually, no, ang ating mga infrastructure projects, hindi naman doon tinatama sa forest land, mm-hmm, no? Tinatama ito sa mga usually mga pribadong pagmamay-ari na o kaya yung ibang mga government properties, mm-hmm, no? Nasa 47% lamang itong mga alienable and disposable. The 3% mm-hmm are unclassified na mga inalienable areas. So ganun at dahil dito sa pagpapatuloy ng mga proyektong ito, chances are, no, lalong-lalo na 'yung malapit sa daan o kaya ay gagawin ng bypass road, mm-hmm, ay matatamaan ang property ninyo. Dos kumpanyeras. Pag bumiyahe ka nga ng norte, 'di ba, panyera, 'yung Tipilex, mm, para nasa ano siya, gitna ng kabukiran, mm-hmm, 'di ba? Diyan sa ano, Attorney Cam, sa Quezon, mm-hmm, meron kaming Candelaria bypass road, mm-hmm, meron kaming Taong Diversion Road, mm-hmm, na malaki ang nakaka-cut short yung travel time talaga. Ang problema lang, yung mga truckers, ginagawang parking area. Naku. Hindi ko lang maintindihan, mm-hmm, yung mga lokal na opisyal sa mga areas na yan. Bakit nakapagkagabi, Attorney Cam, no, doon nakapark ang mga truck. Abay, wag ho kayong magnegosyo ng ganyan. Wala kayong mag-tracking business kung wala po kayong mapaparkingan sa inyong mga truck, di ba? Dos kumpanyeras. O, kaya calling the attention of ano ba ito? LTO, LTFRB. Yan, LTO yata ito, Attorney Cam, no? Siguraduhin nyo naman kasi, Attorney Cam, ito, nire-require natin yung mga maliliit na mga sasakyan na magkaroon ng parking area. Ito mga truck na kalalaki, nag-expand, no? Kinuha yung mga private properties para palaparin ang daan. Pero ano nangyayari? Nagiging parking area ng mga truck. Mm-hmm. O nagiging extension ng karinderya ni Aling Nena. O kaya naman, hindi man extension ng karinderya ni Aling Nena, extension ng vulcanizing shop ni Mang Juan. Mm-hmm. Yan. Kaya nga, nawawala, it defeats the purpose. O kaya naman, Attorney Cam, sa Quezon pa din, no? Nag-expand ng kalsada. Nasa gitna pa din ang poste ng kuryente. Nakakasakit ng ulo. Dos kumpanyeras. Pero related po dyan ang topic natin, dahil lang pag-uusapan natin ay yung mga karapatan ninyo bilang may-ari ng property. Kung naman yung property ninyo ay kukunin ng gobyerno, no? Mm-hmm. Ang tanong, babayaran, dapat ba kayong mabayaran dito? Kailan kayo dapat mabayaran at magkano ang dapat na ibabayad sa inyo? Mm-hmm. Isa pang tanong, kung kukunin ng gobyerno ang inyong property, pwede ka bang mag-say ng no? Mm-hmm. Ah. Oo, totoo yan, Attorney Cam. What if mahahagip ang bahay mo? Mm. Oh, di ba, pwede mo bang sabihin, hindi po, yung kusina ko po nandiyan, yung CR ko po nandiyan. Oh, diba? Ay, makakain po yung aking living room. Mm-hmm. Oh, di ba? Ayan. Dos kumpanyeras. Take note po na sa ilalim po ng batas, especially Attorney Cam, yung right of way program, mm-hmm, ng ating pamahalaan or particularly, no, sa pamamagitan ng Right of Way Act, ito yung 10752, no, na naisabatas ng March 7, 2016, na pirmahan ni Pangulong, ito sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, at nagbigay daan para sa mas mabilis na build program ng administrasyong Duterte. Merong sinasaklaw. Pwede ito yung sa mga infrastructure projects ng ating national government. Ito yung highways, yung mga roads, airports, yung mga ports, yung mga pier, and then yung mga telecoms. Kasama na din dito, Attorney Cam, IT projects or IT infra, irrigation and flood control, ganyan din yung mga dam and yung mga land reclamation, industrial and tourism area, at schools, hospitals, mga housing projects, and public markets. Dos kumpanyeras. Ano ba ang sinasabi ng batas patungkol sa mga ito, no? Ang sabi po ng batas ay sa ating mismo, Attorney Cam, sa Article 3 Section 9, nasa Bill of Rights ito, ang private property shall not be taken for public use without just
compensation. Mm-hmm. Anong ibig sabihin nito? Aba, hindi mo basta-basta pwedeng kahit pa gobyerno ito, attorney ka, matgagamitin for public purpose. Hindi ito basta-basta pwedeng kunin ng gobyerno habang hindi kayo nababayaran ng kaukulang halaga. Dos kumpanyera. So sa katanungan na panyera na pwede ba akong tumanggi kapag kinuha ng gobyerno ang aking property at syempre with the purpose, yung public purpose, pwede ka bang tumanggi? Pwede ka tumanggi kung hindi ka pa binabayaran ng just compensation. Mm. Pero again, hindi po, mo pwede, kumbaga, hindi pa sila pwede mag-take over ng sa property. Pero yung sinasabi po kasi namin dito kasi, lahat po ng lupain dito sa Pilipinas ay pagmamayari ng estado. Estado. So, ibig sabihin, kapag kinailangan talaga to, wala tayong magagawa kundi surrender. Mm. Ang sinasabi lang ng bata sa atin, lalo na ng ating konstitusyon, hindi sila pwedeng kunin ito ng basta-basta mag-take over sa property nang hindi ka binabayaran. Of course, subject to certain exception. No? Mm-hmm. Ito po ay sa pamamagitan, no? Kasi that law ang inherent powers ng Estado, mm-hmm. Attorney Cam. Mm-hmm. Ano yun? Inherent. Ito ay nasa ano talaga nila, no? By the nature of being a state, merong karapatan ang Estado dito para ma-exercise, no? Ang kapangyarihan, no, na bilang ng Estado. Siyempre, yung police power. Mm-hmm. No? Hindi natin i-detalye na. Pero basically, Attorney Cam, ano ang police power? Ayan, of course, yung mga pwedeng i-control or sabihin na yung mga pag-uutos, like kasama sa police power, Attorney Cam, yung bawal ka munang lumabas ng bansa dahil sa ibang lugar hindi safe. O limbawa, kagaya ng mga ban sa mga kung saan-saan lugar, bahagi po yan or kasali sa mga pagpapakita, pag-exercise ng police power. Mm-hmm. Hindi po yung police power na ano ha, na yung police. Kasi ito yung sinasabi ni Panyera na inherent, parang likas po ito, na kapangyarihan ng gobyerno, ng estado. No? Ibig sabihin, kapag halimbawa, may mga certain action tayo na kaya nilang kontrolin. Yan. Bigyan ng limitasyon para sa protection. Yes. Ng publiko. Yan. Pag pinag-uusapan po ang tao at ang propriedad, ari-arian. Ito naman, Attorney Cam, other than the police power, parang nahirapan ako mag-explain sa police power sa Tagalog. Mm-hmm. Okay, other than police power, of course, ito yung taxation, yung mag-impose ng buwis sa ating mga propriedad or sa certain actions, even sa services. Mm-hmm. No? And of course, ito na, yung talakayan natin, yung power of eminent domain. Mm-hmm. Ano yung power of eminent domain? Ang kapangyarihan ng Estado na kunin ang private property or ang property o ari-arian na pagmamay-ari ng iba. Dos kumpanyeras. At paano naman ito ini-enforce, no? Paano ini-enforce ang kapangyarihan na ito? Sa pamamagitan naman ng expropriation proceeding sa korte, no? Kasi Attorney Cam, may mga pagkakataon na nagkaka-questionan. Oh, hindi ako papayag dyan. Bakit ang mura ng bayad dyan sa property ko? Bakit ano? Prime lot ito. Bakit ganyan? Tawag dun, bypass road. Abi, ang laki po ng value nito, tapos babayaran nyo lang ng ganyan. Dapat po mas malaki, no? Of course, hindi ka pwedeng hindi mo kukunin yan. Mm-hmm. Dadaan sa proseso. Meron po kasing several ways, para makuha ng gobyerno ang property mo, no? Mm-hmm. Kung ito ay kakailanganin for public use. Una, Attorney Cam, pwede yung mga donasyon, yan. Pwede, o kaya naman negotiated sale, o kaya naman yung expropriation, at meron pang iba, other means na na nakasaad po sa batas, no? Kagaya ng mga ano ba yun? SG, tsaka ano pa ba? Yung mga restrictions na nakalasaad sa batas. Dos kumpanyeras. At saka ganito po yun, no? Kung halimbawa, isang hanay kayo, isang pulutong na madadaanan ang inyong bahay, alam niyo po ba na kapag kayo po ay pumipirma, no? Nung dun sa may deed of sale na, kung halimbawa, negotiated sale, meron dun nakalagay ng mga confidentiality na hindi niyo maaaring i-disclose sa mga katabi ninyong na nakuhunan din po ng property kung magkano ang naibayad. Pero alam mo naman tayo, mga marites, uy, how much yan? Ganyan, di ba? So, anyway, pag mga ganito po na nagkaroon na ng negotiated sale, mas gusto po namin yung negotiated sale na yan kasi nagkakaroon ng pwede ka makipag-negosasyon. Ang hirap kasi, Panyera, kapag dadaan ka pa sa
korte, di ba, Panyera? Kasi sa ilalim po ng batas, yung 10752, no? Kapag po negotiated sale, kasi ganito ang mangyayaring proseso, no? Kapag ka ang property ninyo ay gagamitin ng gobyerno for public purpose, no? Unang-unang gagawin ng gobyerno, hindi pa ka dadalhin sa korte, no? Magpapadala muna sila ng sulat sa inyo at nagsasabi na i-offer ng gobyerno na bilhin ang property ninyo. Pero sa ibang sitwasyon, attorney ka, kadalasan, sasabihin lang ni barangay chairman, sasabihin lang ni mayor na kuku, i-donate mo na lang sa amin ang property mo. Ang daming ganyan eh. Grabe. Ayan, oh, diba? So, anyway, padadalahan po kayo ng ano, no, ng offer ng gobyerno o ng ahensya ng gobyerno na gagamit sa inyong property. Kadalasan, attorney Cam, ito ay sa DPWH, Department of Public Works and Highways. Ayan. Tapos, within 30 days po, no, kailangan ninyong tanggapin ang offer or get back sa kanila, makipag-coordinate sa kanila, pwede po bang taas-taasan, no? Kasi negotiated sale po ito. Ano po yung basehan ng presyo nito? Ang sinasabi po sa batas, no, ang basehan nito ay yung fair market value or current market value ng property, no? Tapos saka po nito, kapag ka po nagpadala ng offers sa inyo at hindi ninyo tinanggap within the 30-day period or hindi kayo nag-coordinate sa kanila, saka po pupunta, no, ang nag-offer sa inyo, ang ahensya ng gobyerno, pupunta po ito sa korte para mag-file naman ng expropriation action. No? At yan po ang ipagpapatuloy natin maya-maya lamang. Dos Kumpanyeras. Medyo matagal-tagal pong usapin itong tungkol sa expropriation or yung mechanism o yung proseso na ginagamit ng gobyerno para i-exercise naman itong power of eminent domain. Yan. So yung power, Attorney Cam, ang tawag doon ay eminent domain. Pag pinag-usapan naman yung proseso para ma-enforce ito, ito yung tinatawag na expropriation proceedings. Sa korte po ito isinasampa. Ayan. So, Attorney Cam, ano na nga ba ang Malakas Promo question tonight? Ang question natin ngayon, ano ang proseso kung saan ipinatutupad ng gobyerno ang kapangyarihan nito na kunin ang mga pribadong ari-arian matapos magbayad ng just compensation? Puntahan lang po ang DZRH Dos Kumpanyera sa Facebook page. I-click po ang message at doon po kayo sumagot. Yes, and of course, mas makakatulong, no? Dapat kasi nakashare eh. Dapat po ay maganda na din po na i-screenshot na ninyo yung proof na kayo ay nagka-share ng ating live tonight. Magbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras po, kasama pa rin ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At tinatalakay ho natin ano, yung karapatan or mga karapatan ng may-ari ng property sakaling kukunin ng gobyerno ang kanilang property para sa, you know, public purpose. Attorney Cam, would you care? Ganun talaga, no? Paki-explain mo nga sa amin, no? Kailan ba pwedeng gamitin ng gobyerno ang property ng isang pribadong individual? Siyempre, kailangan po alam natin ang mga elemento para malaman kung valido ba yung tinatawag nilang pag-exercise ng eminent domain. Kasi may mga iba po na ine-exercise ang eminent domain pero hindi pala valid. Oo, no? May mga ganun palang po. Ano, in the guise of, kunyari, ginagamit course ang gobyerno, gagamitin kuno ng gobyerno, ano, eh, yun pala, eh, ano, hindi pagagawin na, sa business ni Mayor. Gagawin sa business ni Mayor, dadaan ang kanyang mga tractors. Ay, diba, no? So, no po yan. So, para malaman po natin kung valido ang pag-exercise po ng kapangyarihan nito, yung likas na kapangyarihan ng eminent domain, unang-una, again, dapat yung property ay private property. Pangalawa, meron pong genuine necessity to take the private property kasi po, ito po ay gagawin for public use. At kailangan po, yung sinabi ni Panyera kanina,
may bayad po ito ng just compensation at syempre kailangan mag-comply po sa tinatawag na due process ng batas. Mm-hmm. Hindi pwedeng, kailangan namin yan, kukunin na namin yan, mm-hmm, o alis ora, na ora, na ora mismo. Oo, layas, ganun, di ba? Walang ganun. So, alam nyo na po yun. So, now, the next thing is, sa ano ba ang dapat na mga bayaran? Kung halimbawa, napapayag kayo sa negotiated sale. Again, no? Advantage po para sa property owner ng ang negotiated sale. Bakit? Kapag negotiated sale po under po sa Section 5 ng Republic Act 10752 na sasagutin, no, ng gobyerno, no, yung capital gains tax, mm-hmm, gayon din yung documentary stamp, mm-hmm, tax, kasi ang DST attorney income is 1.5%, mm-hmm, ang capital gains tax is 6%. Mm-hmm. At ito po normally, no, under normal circumstances, mm-hmm, eh ito po ay ang nagbabayad ay ang nagbenta, mm-hmm, no, ang may-ari, dahil siya naman ang presumption is siya ang kumita sa transaction. This is good news kasi attorney income, kung negotiated sale, nakaka-negotiate ka na ng presyo, mm-hmm, at the same time, no, yung mga buwis ay sinasagot pa ng gobyerno, mm-hmm, no? Ang babayaran mo na lang bale ay yung kung merong unpaid real property taxes o yung amilyar. Mm-hmm. Pero attorney cam, kapag ka pinaabot mo sa korte, no, hindi ka pa rin naman makapagsabi na, hindi ko apayag, ayaw ko. Kapag ka nag-execute or nag-enforce na po, nag-exercise na ng expropriation or nag-initiate ng expropriation proceeding si government, abay, ang gagawin lang niyan attorney cam sa pagsasampa ng petition, ibabayad niya, iko-consign niya sa korte yung 100% equivalent ng purchase price. On what? Anong basis noon? Zonal valuation, which is normally attorney cam, mas a lot lower. Mm-hmm. Unlike dun sa negotiated sale, current market value. No, ibig sabihin, mas mapataas. Pwede pong mag-negotiate na, yung kapitbahay po namin, kabibenta lang ng property, mm-hmm, lang, 7,000 po ang value. Per square meter. O babayaran mo lang po ng 500 kada square meter. Uh-huh. Ito na po yung value. So, mm-hmm, pwede ka pang mag-negotiate, attorney cam. Yes. Like, kung mag-zonal valuation, kukonsign sa court, yun po, kung magkano yung nakalagay dun sa inyong normally tax deck ang basihan. Mm-hmm. Diba? Hindi yung sa BIR, kasi yung BIR attorney cam, every 3 years ay mandated po ang BIR commissioner na mag-reassess ng value, mag-appraise ng value ng property. Kaya pataas ang pataas, makikita nyo magkano lang ang value sa tax declaration, no, or sa zonal valuation dun sa sinasabi ng local government unit. Pero pag BIR, mas malaki. No, at mas malaki din ang mapayaran mo. Dos kumpanyeras. Tsaka panyera, kasama rin siguro dun sa tinatawag natin na pag-negotiated sale. Siyempre, yung mga improvements. Yes. Diba? Pwede nyong ipabayad sa kanila yan. O, tekal po, may mga improvements po kami dito. Mm-hmm. Tapos kapag halimbawa naman po, meron kayong mga pananim. Mm-hmm. O, pabayaran nyo po yung value ng mga crops tsaka, mm-hmm, yung mga puno na nakatanim dyan. Yes, actually, diba? Current market value of the, yes, land, no? Tapos yung replacement cost ng, mm-hmm, mga structures and improvements. Mm-hmm. So, kung may bahay kayo doon, so dapat mabayaran yun. Correct. Gayun din, yung current market value ng crops and trees. So, kung halimbawa, attorney ka, meron kayong manggahan doon, o meron kayong siniguelas, ano ba yun? Oo, o kaya meron tanim kayo ng mga... Tabako dyan. O tabako, o kaya palayan, o kaya ito ay merong ano nga ba matis. Yung... Ano nga ba yung ang pangit-pangit na halaman pero ang sarap-sarap na bunga? Ay, talaga? Dragon fruit. Ah. Mukhang monster, di ba? Yung mukhang monster, di ba? So, kasi ang dragon fruit, nabubuhay siya for 15 years. So, syempre, replacement. Ano, pagkita diba? Ka dapat for 15 years kung nag-yield pa rin itong dragon fruit, mm-hmm, no, kahit kapangit-pangit na halaman ito. Oo, no? Yung mga pitilan yung puno dyan, nanara, mm-hmm, na ang gaganda, ang lalaki, mm-hmm, na. Pag binenta mo ito, napaka-mahalang, mm-hmm, halaga. Ginagawang furnitures, pabayaran mo. So, yun po. Mm-hmm. At kailan dapat bayaran? Kapag negotiated sale, attorney cam, mm-hmm, automatic. Pag nagkasundo na kayo, 50%, no, yung down payment. Yung 50% ng down payment doon sa value ng price. And I think yung, if I'm not mistaken, 70% yung replacement cost tsaka yung market value ng crops. Pagkatapos yung kulang, kapag ka nairehistro na po yung, mm-hmm, sale or yung title ay nairelease na pabor doon sa
gobyerno or sa ahensya ng gobyerno. Dos kumpanyeras. Ayan, so ibig sabihin hindi kayo pwedeng ayoko. Mm. Diba? Hindi, pamana ito sa akin. Wala kang magagawa. Mm. Wala ka nang magagawa. Kundi sundin ito. Ayan, so yun po ang mangyayari. Pero again, karapatan nyo po mabayaran sa lupa. Of course, dapat kayong may-ari. Mm. Mabayaran ang lupa, mabayaran ang improvement sa inyong bahay doon, yung mga structures. At the same time, mabayaran yung crops at saka yung mga trees na nandoon. Mm. Kakanta tayo talaga na, kapag kinuha ng gobyerno, wala ka nang magagawa talaga, promise. Mm. I am sorry. Ganon. Mm. Pero again, huwag malulungkot dahil again, pwede po ninyo itong hindi po basta-basta maaaring kunin dahil kailangan dumaan din sila sa proseso ng batas. Oh, yung mga remaining po, ano, kasi diba sinasabi natin may down payment. Mm. Kapag nagkasundo na kayo, immediately iti-take over na ng gobyerno. Pagkatapos yung sa kapag kayong title, yung buo ng property niyo ang affected, upon the release, transfer of the title in, under the name of the government. Or kaya naman, halimbawa, porsyento lang ng property niyo, say 1,000 square meters ng property niyo, ang kinain lang ng gobyerno ay 500 square meters. E di yung annotation ng deed of sale doon naman sa title. Ayan. So, ang tanong, Attorney Cam, pwede bang ipilit ni Mayor o ni Kapitan na i-donate na lang ang property para paggawa ng daan o kaya ipagawa ng school o kaya ng simbahan? Ayan yung question dito ni Evelyn. Ayan. Sige, Attorney Cam. Pag sinabi po natin donation, voluntary po ito, di ba? So, voluntary sa part po ng may-ari na ibigay ng walang kapalit kasi donation na yan. Hindi mo pwede ipilit. Pangalawa, Attorney Cam, may question ako dun sa church. Ay, di ba, separation of church and state, no? Hindi pwedeng ang gobyerno or ang ahensya ng gobyerno mag-i-sponsor para sa para sa simbahan, di ba? Walang establishing anything na establishing religion or kung ano, of course hindi naman establishing religion, pero in support of a religion, di ba? Walang ganun. Pinagbabawal 'yon. Dos kumpanyeras. Next question, Atornica. By the way, no, pwede po kayo magpadala ng mga questions niyo sa DZRH Dos Kumpanyeras na Facebook Live bilang comment, kayo din sa DZRH News at saka sa ating DZRH television ang tawag ng Attorney Cam, DZRH News Television at sa ating DZRH 4K TV live stream. Yan, Attorney Cam. So sabi naman dito may question, ano naman po ang benefit sa amin kung halimbawa matapyasan po ang aming mga ari-arian? Of course, yung tungkol sa benefits, ako naman very futuristic ako, panyere. Kung halimbawa po na road widening, tapos nakainan kayo, pero kayo po ay nakaposisyon sa gilid ng mga highway, panyera, di ba? Mas tumataas yung value at saka mas maganda siyang gawing commercial commercial building o di ba commercial lot. In that case, pwede kayong mag-business. Yun ang nakikita ko kasi karamihan before sa amin, panyera, diyan sa Maydas Mariñas, yung mga maliliit na mga daanan, dati dalawahan lang, no, magkasalubong lang. Eh ngayon, panyera, nung pinalawak yung mga daanan, naging apat na, no, dalawa. Alam mo ba lahat ng mga nasa gilid na dating bahay, tinibag yung kanilang mga bahay, tapos yung harapan, ang ginawa nilang commercial space. Yes. So, kumita ngayon. Oo. So, nabuhay ang ekonomiya doon sa mga, may mga public, ay may mga extension o kaya road widening ng gobyerno. Ayan. Ito yung question, Attorney Cam. This is a good question. Paano po kung hindi naman ako ang may-ari ng lupa, pero may bahay po ako, and may mga tanim, mababayaran po ba ako sa nagastos ko kahit hindi po ako ang owner ng property? Dos kumpanyeras. Ang tanong diyan are you a professional squatter o hindi naman? Kasi kung ikaw ay miyembro ng isang professional squatting syndicate or professional squatter, kanong ibig sabihin nga, Attorney Cam, ng professional squatter? Ano? Yung illegal. Yung nakatanggap na ng proyekto ng gobyerno, tapos ibibenta, yung mga ganun, tapos ilipat na naman sa yung ginagawang negosyo ba, yung mga tulong ng gobyerno sa kanila. Tapos no? Makita mo talaga naka-aircon pa. Yan. Pagka kayo, maliban na lamang kung kayo ay professional squatter or miyembro ng professional squatting syndicate, makaka-recover po kayo. Hindi po doon sa lupa dahil hindi naman kayo may-ari Pero makaka-recover po kayo doon sa replacement cost, no, ng structures o ng may bahay kayo. Of course, based on the negotiated price. That is of course assuming hindi kayo, that is of course kung hindi na kayo
dudulog, aantayin, hindi nyo naantay na dumulog pa sa korte ang gobyerno. Mm-hmm. And of course, kung meron po kayong mga tanim, yung standing crops or yung trees, eh yung current market value noong mga crops na yon, yes, or trees. Ayan. Mm-hmm. Ito nga, sabi rito, papaano po kung ibinenta ng tenant yung lupa at ni isang kusing walang binayad po sa may-ari? Okay, kapag mga ganito po, no, ito ba'y pinag-uusapan natin yung exercise ng eminent domain? Kasi po, I'm sure ang mga local government units po ay mag-exercise ng due diligence. Hahanapin po nila kung sino po yung may-ari ng property. Hindi po basta-basta ibibenta yan sa mga tenant. Kasi po, wala po silang ownership dun sa property, di ba? Kung halimbawa kayo po may-ari na katitulo sa inyo, bakit naman ibibenta ito, no? Mm-hmm. Panyera dun sa may, hindi naman nakapangalan sa saka property. Saka unang-una, attorney ka man, no? Pag nag-expropriate ang gobyerno, or bibili o offer ang ng property, ang offer for bent house, bili ng property ang gobyerno, ang hahanapin niya yung owner. Yes. Pangalawa, no, bago po ma-release yung just compensation, no, kailangan po yung mga dokumento ay tama. No, anong ibig sabihin nito? Yung katibayan na ang kadil nila ay may-ari. Correct. Dahil i-check po ito ng COA, eh, di ba? Yes. So, hindi ito maaaring ibenta ng caretaker, maliban na lamang kung may special power of attorney authorizing the caretaker or kung sino man na mag-enter ng kontrata o magbenta ng property. Dos kumpanyeras. Eto si Nancy, nasa looban po ang property na gustong kunin ng gobyerno para daw po sa tulay, hindi naman po sa tabing highway. Pwede po ba akong tumanggi? No? Mm-hmm. Ang requirement po ng expropriation or eminent domain, no, para i-take over ng gobyerno ang property niyo, hindi po kasama doon nyo, dapat ay nasa labasan, no? Hindi po. Walang requirement na lahat ng i-take over natin tagalabas lang. Oo, hindi ka lang. Kasi di ba nagsasanga-sanga naman ang mga tulay. Yes. Nagsasanga-sanga ang mga daan, no? Kaya nga humahanap ng mga bagong daanan, attorney kami. Kasi kung ililimit mo lang sa existing, yes, lalaki ng lalaki 'yan. Pero para nga i-limit, kumbaga i-distribute yung traffic kasi nga ang sikip-sikip na. Dos kumpanyeras. Before we pause for another commercial, kung halimbawa po, attorney, ikaw ba yun? Sige, panyera, ikaw. Kung halimbawa po, ito si Daisy Piedad, kung halimbawa po ay tax declaration lang ang meron ang may-ari, pero hindi po titulado ang lupa, babayarin din po ba kami kung gagamitin ng gobyerno? Ayan. So, unregistered land, no? Yan ang sasagutin po namin. Pero bago tayo mag-pause for commercial, magandang gabi muna, Royax Ursal. Kaya nga sabi niyang ganun, kaya babala sa mga nagbebenta ng lupa, lalo na gilid ng daan, manational, private, or barangay man sa kalaunan, kukunin lang pala sa gobyerno for widening. Wala po kayong karapatan tumanggi. Oo, tsaka yung question niya kung meron po bang babala, wala pong babala to. Minsan kasi magbibigay lang ng notice. Pero attorney Cam, kasi minsan, yung sa kadastro, no, pag may titulo po kayo, nakalagay din doon, sa technical description, nakalagay doon, proposed road project, proposed road. O kaya naman, attorney Cam, limbawa, especially for patent, no? Pasensya na ha. Especially for patent, kasi pag tayo po ay nakakuha ng lupa at nagkatitulo tayo sa pamamagitan ng administrative titling under po sa Commonwealth Act number 141, yung Public Land Act, no? Meron pong mga restrictions na nakalagay doon, easement na tinatawag. Depende po, no? Minsan 55, minsan 15, 20, 40, depende, hanggang 60 po, no? Depende po sa location ng ating property, no? So yung 60 na yon, attorney, maximum of 60, hindi po yun babayaran ng gobyerno. Dahil yon ay sinasabi, binigay kayong lupa sa iyo, sa kondisyon na yung 60 na ito, pag kinailangan ng gobyerno, wala kang tutol, no? Ang babayaran lang sa iyo yung halimbawa na-render na unfit para sa anumang kumbaga ipatayuan ng kung anumang structure, yung natitira, like for example, 75 square meters lang ang property mo, 60 meters lang kinuha, 15 meters, ano pang maipatatayo mo doon? So babayaran ka ng gobyerno doon sa 15 square meters. No, or yes, 15 square meters yung sa natitira kasi nga unfit na siya para sa iba pang mga activities or kung anumang pagtayuan ng kang anumang structure. Now, kung halimbawa naman po na tawag doon na 60 lang, ang makukuha nyo lang doon yung mga improvements at saka yung
bayad doon sa mga trees crops. And crops. Mm-hmm. So, yun. Dos Kumpanyeras. Tsaka di ba, Panyera, hindi rin natin minsan alam eh, kung halimbawa itong property na to, bigla na lang merong proposal, like yung mga diversion road, di ba? So, wala namang, babala po para sa mga malapit sa highway, mga ganon. So, dapat lagi tayong ready. Yeah. Magtatanggap naman tayo ng offer. Yes. Hindi po babala, kundi offer. Yes. Ayan. So, tingnan nyo din po yung title. By the way, kahit po ito, halimbawa, originally na-acquire ito, patent, OCT, Original Certificate of Title, nagpalipat-lipat na, nakasampung lipat na, TCT na. Ang may-ari na ngayon, si Attorney Cam, Doña Cheryl Adami Molina. Eh, ito pong easement, limitasyon sa ilalim ng original patent ay nananatili. Ibig sabihin, kumakabit po doon sa titulo, no? Yung kahit pang magpalipat-lipat ito, yung easement ng gobyerno para gamitin ito for public purpose. Dos Kumpanyeras. Emmanuel Taliada, Gayinden Renz Revilla, Chas Gonzalez, Violeta Montecalvo Zambrano, Odette Oxales, Enrique Vista, Renz Revilla, JC Son Fernandez, and Roxanne Costa, Odette Oxales, Gael Enriquez, and Joe Sabida, Gayinden Kenneth Arevalo, and Marilyn Balbin, Romel Cayabyab, Alisa Dineros, tuloy-tuloy na ako, Aida Lavapi, Gayinden Ray Revilla, Socorro Ray, Moon Beats, at Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi po sa inyo, Gayinden Iria Anarna. The rest, Attorney Cam, ikaw na ang bahala. Oy, mamaya na, kasi sumisenya sa ating poging ano. Okay, sa yung mga iba pong hindi pa nabasa, babasahin si yes. Attorney Cam po ang magbabasa. Correct. Sa amin pong pagbabalik. Ako pa rin po ang Panyara ng Bayan, or kami pa rin po ang mga Panyera ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Kumpanyeras. Pasensya na ho kayo, natataranta kami ni Attorney Cam ng kukulo. Ang dami po kasi ng mga sumali. Ang dami po chinik. Katong si Sir Vista, sabi niyo, kahit ano inyo lang, makita niyo lang yung message ko, pananalunin ko na sana. Kaso hindi nakashare. Mm-hmm. Ay, sorry na lang. Next time. Bakit nag-iingay ang telepono ko? Oo nga. Anyway, nagpapatuloy pa ang ating talakayan sa ating pong programang Dos Kumpanyeras, patungkol pa rin po sa power of eminent domain, o yung proseso na ginagamit para i-enforce ito, no? Maipatupad ito, ma-exercise ang kapangyarihang ito ay yung expropriation proceeding. Dos Kumpanyeras. Or simply put, expropriation. Ibig sabihin, dumadating na sa korte, Attorney Cam, no? Mm-hmm. Kinakaso na, pero hindi po para tingnan kung may karapatan ba ang gobyerno, kundi para lang alamin kung magkano ang tatanggapin ninyo. Kung tama ba ang kompensasyon na makukuha ninyo. At ito, Attorney Cam, ano, kahit pa hindi pa kayo, hindi pa napa-finalize, kasi nga, kinukonsign or dinideposit sa korte yung pera, yung 100%, no, nung zonal value ng inyong property, no, kapag nasa korte na, maari na pong magbigay ng writ of possession, no, ang korte. Anong ibig sabihin nito? Titake over na ang property niyo kahit hindi pa kayo nababayaran, dahil secure naman ang pera niyo dahil nandun na sa korte. Mm-hmm. Yun nga lang, maliit. Dos Kumpanyeras. Juts lang. So, kailangan natin docs. Malaking bayan. Kawaloko ka. Halimbawa po, ito yung kay Daisy Piedad, Attorney Cam. Tulungan mo ako dito. Halimbawa, i-tax deck lang ang meron ng may-ari, pero hindi pa po titulado ang lupa. Babayaran din po ba ang may-ari ng property kung gagamitin ito ng gobyerno? Okay. Mm. Unang-una ang tanong. I would assume this is unregistered, Attorney Cam, no? Kasi hindi pa pwedeng may tax deck kayo tapos nasa iba, no? I would assume this is an unregistered land. And this is, of course, disposable and alienable and disposable. Mm-hmm. Kasi kung hindi po ito alienable, aba, wala kang karapatan. Mm-hmm. Dahil hindi nagra-ripen into ownership ang inyong possession ng property or occupation ng property. And of course, you must prove yung ocean possession. Ano na nga ulit yun? Open? Continuous, exclusive, adverse, and notorious. Mm-hmm. Ibig sabihin, lahat sila nakakabatid. Pag kanilang property ito, ay, kay Attorney Cam yan. Mm-hmm. May pwede mong ipagtangkol kahit ka sa kaninong intruder ang property mo. Yan. Open and continuous. Lantaran, hayagan. Mm-hmm. At marami makakapagsabi, ayan po, dati na po yan. Yan. Mm-hmm. And of course, kailangan patunayan
sa ating bagong batas, attorney, kaming confirmation of an imperfect title. Dati kasi 30 years eh. Ngayon 20 years. Patunayan mo na naka 20 years ka na doon. Of course, dapat meron kang tax declaration. At doon makikita, kailan mo pa ba ito dineclare, no? Kailan mo pa ba ito dineclare for tax purposes? Mm-hmm. Or kung hindi, kung ngayon mo lang na-acquire, at least yung pinagbilhan mo nito o yung pinag-ugatan o pinanggalingan ng property nito has been an ocean possession of the property, at least yung ilang years na kulang, no, para mapunan yung 20 years. So, ibig sabihin, kung meron kayong maipapakita ng na katibayan ng pagmamay-ari at hindi lang talaga ninyo napaparehistro pa, I see no reason kung bakit hindi kayo tatanggap ng just compensation doon sa value ng property niyo. And so, of course, given na yun, ano, basta hindi kayo professional squatter, eh given na yun, natatanggap kayo ng kaukulang bayad para sa inyong improvements or yung structures na tinayunan ninyo, and of course, yung crops or trees na nandoon sa property. So, if those conditions are present, then Miss Daisy Piedad, may karapatan po kayo na makatanggap ng compensation, just compensation, doon sa unregistered land ninyo. Dos kumpanyeras. Kasi panyara, kung halimbawa, lahat ng mga tax deck lang, tapos hindi sila allowed na mabigyan ng just compensation just because hindi pa nila na ipapalipat ng title ang kanilang mga at ang kanilang mga property, eh ang gagawin na lang ng gobyerno, tirahin na lang natin yung mga unregistered land, yung mga tax deck lang. The reason why naman kasi panyara kung ba't hindi nakakapag registro, eh mahal din naman ang pagpapatitulo. But so take advantage po nito ang bagong ano batas. Yes. Yung confirmation of imperfect title. Yes. Tingnan po ninyo yan. Actually, pwede po ninyong balikan yung mga previous episodes natin dahil tinalakay na po natin yan. Ito, Attorney Cam, paano po, kung ikaw na sasagot ha, paano po kung kinuha na lang ng barangay ang property at pinagawa ng school para sa mga bata na hindi naman binabayaran yung may-ari? Tapos, ang magulang namin na may-ari ay namatay na. Mm-hmm. May karapatan po ba kaming mga anak na maningil? Of course, di ba? Tsaka, di ba panira, di ba? Kung halimbawa, paano to kinuha? Kung halimbawa, merong panluloko, may mga stock, mga ganun ba panira? Maaaring managot dito yung inyong barangay kung sino man yung pasimuno doon. Hindi natin dapat itong payagan. Mm-hmm. Bawal po ito. Take note po na hindi pwede mag-take over kahit ang gobyerno sa ating property hanggat walang just compensation, or at least hindi dumadaan sa due process. Bakit? Yes. No? Bakit due process? Or kasi may mga pagkakataon naman na Attorney Cam na wala ka namang, hindi ka naman entitled doon sa bayad kasi for example, hindi mo nung dinevelop o wala kang improvements. inoccupy mo lang ng kung ano-ano. Tinaniman mo lang ng isang puno ng saging, dalawang sili, tatlong talong, gano'n lang ang tinanim mo. So, magkano lang ng mababayaran doon. But, Attorney Cam, no, ang sabi po ng Supreme Court sa mga kasong Republic versus Judge Hingoyon na without full payment or compensation, hindi maaaring magkaroon ng paglilipat, no? Hindi maaaring i-take over ng gobyerno ang property ng isang landowner. So karapatan po ninyo, pwede po kayong maningil, no? Sa ito barangay, no? Kapag ka naggagawa po ng proyekto ang gobyerno or anumang ahensya, kasama po yan sa binibigyan ng allocation. So, kinukompute na po yan. Kailangan din po yan. For example, sa LGU Attorney Cam, kailangan niya ng kaukulang resolution or not resolution, ordinansa, kasi bibigyan niya ng allocation. So, kasali po yan dapat sa mga binabayaran ng gobyerno. At kasama po yan doon sa pondo kapag nagpo-propose ng isang proyekto ang gobyerno o anumang ahensya ng gobyerno. Dos kumpanyera. Ako pa rin na sumagot. Sa kadaldalan ko. Anyway. Lalang oras pa niya eh. Ayun. May binili akong lupa ng rights lang. Pwede ko na po ba patituloan? Alienable and disposable. Binanggit na natin. Pwede po ninyong balikan yung mga previous episodes natin. Dahil malakas ang kakumakinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant, mananalo ka ng malakasang dalawang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Atin sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Attorney Cam, ang ating malakas question for tonight. Para sa ating malakas, ano ang proseso kung saan pinatutupad ng gobyerno ang kapangyarihan nito na kunin ang mga pribadong ari-arian matapos magbayad ng just compensation? Ang tamang sagot po, proseso ha, ay expropriation. Ang first winner, Attorney Cam. First winner, congratulations. Walang iba. Ito ha, nilike, follow, and share ang ating Facebook live ngayon, si Meng Azuela. Congratulations. Actually, si Mr. Vista dapat ang panalo ko. Kaso, hindi siya nag-share o hindi makita kung nag-share man siya. Pero, nakuha ko ito si Jovet Magayon Elguera. Hindi pa ito nananalo ever since Attorney Cam. So, congratulations sa'yo, Jovet Magayon Elguera. Dos Kumpanyeras. Attorney Cam, magtatalakay tayo bukas ng iba namang topic. Mm-hmm. Pero, magandang gabi po muna. Natanggap ko po ang inyong sulat, Engineer Oliver Masigan Jr. dyan sa Cabagan, Isabela. Pero, pagpasensya na ninyo, hindi ako pwede magbigay or hindi kami pwede magbigay ng legal na opinion dahil meron na po kayong abogado. Pero pwede po kayong mag-coordinate sa aming opisina and tumawag. Pero hindi po kami maaring mag-discuss dahil it will be unethical to discuss your case, no, kung samantalang meron naman po kayong abogado at pending na rin naman ang kaso sa korte. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Michael Heda at Attorney Cam, ituloy mo yung ibang babatiin. Magandang gabi rin po, Rodolfo Lahom, at ganun din po yung mga nakatutok sa atin. Kasama na yung mga sumali po sa atin, sina Rain Revilla, and then si Jerry Espedido, Josubida, JR Galion, at maraming pang iba. Salamat, yes, po. Oo, kay Kenneth Arceo, and of course Aunt May, Ricardo Messina, Cyber Tito, at Michael Bay, Michael Heda. At bukas mo, magsama-sama po ulit tayo, at Lily Baradi, and of course Odette Oxales, happy belated birthday. Ako po ang kami po ang mga panyaran ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras.